Hey everyone, good morning, and gagawa tayo ng cupcake. Kaya ng aking cake flour, 1 cup. Ayan, at saka 1 teaspoon of baking powder, 70 ml ng milk. Ayan, warm milk. Tapos yung 1/4 cup of sugar. At saka yung banana essence. Ayan po, dadagdag natin sa ating muffin or cupcake. Ayan po, meron akong 1 tablespoon of oil. Boil. Ayan, lalagay na natin ang itlog. Ayan. Ayan, isunod natin ang ating sugar at imimix natin mahigi so that makumbine lahat, makumbine ang sugar at saka itlog. At kung gusto nyo gumatin ng hand mixer, okay din po. Nasa inyo kung gusto nyo pwede sa hand mixer. At saka yung lalagay ko na yung olive oil. Ayan. Ayan, lalagay ko na rin yung milk. 1% milk. Warm milk. Ayan. Haluin ng gusto para makombine lahat. Ayan po ang aking gagawing muffins or cupcake. Maglalagay din po ako ng ano ba yan tawag dyan? Yung cake flour po at saka baking powder, kailangan haluin nyo po bago nyo ilagay dun sa mixture na liquid. Yan po ang lagay na natin ang dry ingredient combined together the mixture ng itlog at saka yung liquid na pinaghalo-halo natin at saka yung dry ingredients. Okay, so ayan, imimix natin lahat. Ayan po ang ating gagawing cupcake or muffin. Siguro po cupcake muffin is pareho din ang tawag nila. Yung mga Pilipino, iba-ibang mga ano. Ayan, lalagyan po natin ng yung banana essence. Pwede rin yung lagay kayo ng vanilla essence, whatever na available po sa inyo. Para madagdag lang ang mabango ang flavor na ang ating muffins. Yan po ang ating hinagay, yung banana essence. Ayan. Halo, halo, halo ng mabuti. Estimate ko po mga 10 minutes tapos na po yan. Dahil pagkatapos nung minix na ganyan, kahit hindi nyo napalsahin. Dahil po, pag linagay siya sa mainit, ay kusang mag-aalsa. Ayan po ang aking 1/4 cup na measurement sa aking muffin or cupcake. Ayan po. Nalagay ko. Huwag nyo pong i-overflow kasi po ay mag-aalsa pa yan. Kaya nakasukat po ng 1/4 cup ang ating mixture. Kung gusto po ninyong magdagdag, basta adjust lang po ninyo yung mga nilalagay nyong mga ingredients. Yan. Kahit kokonti lang po ang aking ginawa dahil tinry ko po kung magugustuhan po ng aking mga apo. Minsan medyo pihikan sila sa mga pagkain dahil marami silang choices na kinakain. Bigay ng food bank. At saka yung mga binibili namin iba-ibang mga pagkain sa kanila.
mas po sila sa mga Pilipino po, dahil marami po ay Pilipino, ayan, sanay sila sa mga kanin at ulam. Mas gusto nila yung mga fried chicken, adobo, at iba-iba pa po. Ayan. In few minutes po, ayan, tapos na po akong naglagay. Ilalagay na natin sa ating oven. 350 degrees Fahrenheit po ang aking sinet ng 15 minutes. Ayan po. Kung gusto nyong ilagay ng 20, okay din po. Pero tingnan nyo muna kung hindi siya masusunog sa 20 minutes. Ako ilalagay ko muna siya ng 15 minutes. Ayan. Ayan po. Hintayin na natin. Maluto in few minutes po. After 15 minutes, ayan po ang ating muffin or cupcake. Ayan. Wow. Hindi ko po siya masyadong linuto ng dark. Kasi po, ayan. Ayan po. Mas maganda po yung hindi siya masyadong dark na luto. Ayan. Tingnan nyo po. Oh, napaka-soft niya. Napaka-soft po niya. Dahil cake flour po ang aking ginamit. Ayan. Ready to serve na ang ating muffin or cupcake. Ayan. In few minutes po, bago pumasok sa school ang aking mga yapo. Ayan. Titikman nila ang aking linuto. Kung nagustuhan po ninyo ang aking video, please share, like, and comment down below. Thank you for watching. Have a nice day. Subscribe on my YouTube channel, Edel Cooking. Thank you.